Nag-update na tayo, guys. Ayan, and let's start sa may first video natin about top trending stocks. And don't forget to subscribe sa ating channel, Stockplay. So, ito siya. Ayan, Stockplay. And napaka-press na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update. Start na ba? Ayan. Let's start sa first video. FCG muna tayo, guys. FCG. Okay. So, sa ngayon, ano yung nangyari? Ayan, silipin natin dito. So, ito na, guys. Of course, nalaglag na, no? Maybe meron ditong, ano, bad news, no? Maybe lang naman kasi, ano eh, hindi po ako updated eh sa mga news. So right now, medyo nag-hold sa may support. So yun po yung sinabi natin before. So ito na yung target, ano? And kung titignan natin sa daily chart, so halos nag-touch na dun sa may 200 day. Ayun, no? So halos nag-touch, guys. Pero sa part kasi na to, if ever man na mangyari, pero I think still possible eh. Of course, pwede mag-retest to sa may trend line natin. So mangyari to, of course, pwede malaglag as low as 0.7. Ayan. So tignan natin yung mismong bounce play dito since may gap tayo, no? Double gap na yan, guys, for FCG. Ayan, tas wala pa na pre-filled. So ngayon tignan natin since ando naman sa may support, nag-hold naman, ano? Next, dito check natin dito weekly. Okay, medyo pulado na ulit siya. At of course, bumalik na sa may support. So, tingnan natin kung mag-hold dito malapit sa DOS, no? 2.05 yung close. And kung titingnan natin, nakabaloktot na yung kanyang RSI. So, sa ngayon, let's see, guys, kung mag-hold dito, no? Eh, para mag-create ng higher low. So far, of course, yun pa lang naman yung ano natin, yung target natin for dito, magkaroon ng higher low at of course ma-stabilize yun, ano, yung pattern na ganun. So since nag-close ulit dun sa baba ng 200 day, nag-close, eh, diba? Of course meron tayo ditong inaabangan na support plus meron ditong gap up. Just in case lang na dumiretso ito pababa. So, pwede natin itong i-target dito, guys. 1.9. No? Ayan, para ma-fill yung gap natin. So, dun ang target natin for dito. Ayan, MRC. Check natin sa weekly chart. So, still andun pa rin. Okay, tas dito medyo nakabaloktot na, no? Ayan. So, for this one, let's wait muna, no? Let's wait. We have here higher low tas higher high sa daily chart. Ayan. So, still nag-hold pa naman dun sa may taas ng 200. Pero, if ever man na hindi mag-hold dyan, same pa rin, guys, yung target natin. Somewhere here sa 0.91, ano? 0.9. Sa may green box na to. Of course, meron po tayo ditong retest before. So, twice na nag-bounce, guys. Ayan. Kaya kung di mag-hold sa may 200 dyan, of course, possible dito. Ayan, sa may area na sinabi natin. For MRC. Next, JGS.
JGS. Check natin. Square sa weekly muna tayo. Retest na to. Ayan o. Ayan, tapos nagkaroon ng bounce dito sa area na to. Hanggang dito guys sa 28.3. Okay, tapos bumagsak ulit dito. Retest. Ayan. So the question is, mag-hold kaya at magkaroon ng bounce? And ma-repeat to, no? Yung kanyang, ano dito, bounce play. Based sa weekly chart. Ayan. Pero pag sinilip natin to, still, hindi pa rin convincing yung kanyang structure. So for me, still bearish yung ganyang setup. So unless na lang, kung makapanik tayo, no, sa mga susunod. If ever kasi, pwede siya mag-retest dito sa may 200. Ayan, no? Kaya tingnan natin. Malapit yan dito sa may resistance. Dito. Okay. So, let's see guys kung ano mangyayari. Ayan, kasi kung ano to, medyo good siya ating support, eh mag-hold na dyan yan, ano? So, unless na lang kung talagang buusan, eh panibagong ano yung usapan for this one, JGS ASEN. Next po natin ASEN weekly. Sa weekly, okay, so let's see guys, at medyo nag-hold pa naman, ano, so pagka nagana tayo dito, nag-extend, same pa din, andun pa din. If ever man na hindi mag-hold, so of course panibagong target na to, somewhere here sa 4.37, ano, yung close natin 4.55. let's see guys kung magkakaroon tayo dito ng bounce since oversold na yung ating stock based sa weekly chart. Okay, so far still tignan pa rin natin kasi pagka nalaglag to, medyo ano na to, ano, imbalance na guys yung kanyang chart. Why? Because so ito po yung magiging reference natin, diba? So kung di mag-hold dyan, eh magiging ano yan, kumbaga nag-breakdown yung kanyang structure, ano? Ayan, so tignan natin. And sa daily chart, nag-close na rin dun sa may baba ng 200 day. So medyo alarming to guys, and we know that pag ganito ang setup at hindi nakabalik agad, bearish to, no? So sa ngayon, tingnan natin for this one, for ASEN, no? Ayan, tas yung last sa HP. Check natin yung sa HP sa weekly, ano ba nangyari? So alas retest lang sa may resistance, malapit sa 1.65 1.63. Okay. So, base dito guys, medyo ano naman siya, no, ranging. And sana lang masustain yung ganitong setup for CHP. Ayan. Nasa taas na siya ng 200. So, yun nga lang, medyo limited yung movement niya. Ayan, since nung nalaglag dito, ano, eto. Okay, tas medyo nag-sideways. Grali, tas bagsak ulit. Ayan. So, tingnan natin kung makaka-recover agad to, no? Sa daily chart, check natin. Daily chart. Retest sa may 200. Much better kasi kung makapanik dyan, eh. So, it means supposed to be dapat dito. Ayan, para maging bullish. Ayan, no? Since malapit sa resistance, tignan natin kung ano mangyari dito for CHP. Ayan. So, I think, tapos na tayo guys. Ayan sa may first video. Tapos, diretso na tayo sa may second video.